Johnson, gaano nakarami ang mga pasahero dyan ngayong Martes at nakaalis na ba ang mga pauwing Bicol? Bernadette, hanggang alas 6 ngayong gabi, pumalo na sa higit 105,000 ang bilang ng mga pasahero o ang foot traffic dito sa terminal simula yan ngayong Martes na umaga. Karamihan naman sa mga nakanselang bus itong nakalipas na mga araw dahil sa Bagyong Christine ay nakabiyahe na. Excited nang umuwi sa Veracatanduan si Mary, kaya maaga siyang nag-book ng ticket online. Pero ang original na schedule ng biyahe ngayong araw, cancel din pala. Kahit hindi na-refund ang higit 1,300 pesos na bayad sa kanseladong biyahe, napilitan silang bumili na lang ng bagong ticket sa ibang bus company. Para inurong pa po nila kasi sa uno pa raw to. Pangalawa na po to. Puro bayad naman ulit. Sabi ng pamunuan ng PITX, may mga na-delay na biyahe dahil sa bagyo. Lalo na yung papuntang Bicol, Visayas at Mindanao. Maaari rin anilang ilapit na mga pasahero ang kanilang mga reklamo sa mga help desk na gaya nito. Pero paalaala ng operator, wag na wag tatangkilikin ang mga kulorum dahil dumarami rin umano ang nananamantala. Kasi pag ganito, wala po kayong seguridad, wala po kayong insurance, at imbes na maging maayos yung ating pagbabakasyon, eh baka mauwi pa sa trahedya at problema. Tiniyak ng PITX na sapat ang mga bibiyahing bus dahil nagbigay na rin ng special permit ang LTFRB para dito. Hindi pa rin fully book ang mga biyahe sa ngayon. Paalaala ng PITX, iwasang magdala ng mga ipinagbabawal na gamit gaya ng patalim, gunting, lighter at iba pa na siguradong makukumpiska sa entrance pa lamang. Mahigit 200 bawal na gamit na ang nakumpiska simula October 22. Handa na rin ang North Luzon Expressway o NLEX sa inaasahang bulto ng mga pauwing probinsya ngayong undas. Inaasahang tataas ng 10% ang nasa 300,000 sasakyang dumadaan sa NLEX at ang 78,000 na dumadaan naman sa SCTEC simula October 31. Magde-deploy din ang NLEX ng 1,500 tauhan ngayong undas para umalalay sa mga motorista. Mas mainam pa rin na ang ating mga motorista ay itingnan muna nila yung kasalukuyang sitwasyon ng NLEX at SCTEX bago bumiyahe para naman hindi nila masabayan yung talagang masikip na daloy ng traffic. At yun nga, kung may pagkakataon naman na i-adjust nila konti yung kanilang pagbiyahe ay mas mainam. May libreng towing services ang NLEX sakaling masiraan ng mga Class 1 vehicle o mga kotse, pickup, van, SUV at malalaking motorsiklo. Maliban sa mga emergency road repair, tigil din muna ang lahat ng road work sa expressway simula Huwebes hanggang Linggo. Handa na rin ang SMC Infrastructure na operator ng SLEX, Skyway, Tiplex at iba pa sa inaasahang buhos ng mga motorista. Naka-standby na ang kanilang emergency services gaya ng ambulansya at tow trucks. Pinaalalahanan din ng mga motorista na tiyaking nasa tamang kondisyon ang mga sasakyan para iwas aksidente. Sakaling magka-emergency sa biyahe sa mga expressway, maaaring tawagan ang mga hotline numbers ng kumpanya. Ngayon pa lang, nagpadala na ng mga tauhan ng Philippine National Police sa malalaking simenteryo, mga terminal ng bus at iba pang matataong lugar. Meron na po tayong soft deployment sa pagdating naman po sa pagbabantay po natin sa undas dahil may mga ilan-milyan na rin po tayo mga kababayan na nagpupunta po sa mga puntod po ng kanilang mga mahal sa buhay, kaya nag-deploy na po tayo around mga 7,000 po ang mga naka-deploy na po at meron na po tayo mga police assistance desk. Simula Miyerkules, October 30, inaasang aabot sa 18,000 ang ikakalat na pulis ngayong undas. Bernadette, inanunsyo ng pamunuan ng PITX na simula bukas, Miyerkules, balik na ulit sa normal ang lahat ng biyahe ng bus patungo ng Bicol Region. Ito'y matapos na i-anunsyo ng DPWH na passable na sa lahat ng uri ng sasakyan ang Milaor, Naga area na una nang nagka-problema dahil sa Bagyong Christine. Pero ang payo ng PITX sa mga pasahero, i-double check pa rin ninyo sa mga bus companies na binilhan ninyo ng ticket ang inyong schedule para siguradong matutuloy ang inyong biyahe. Bernadette. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.